Welcome to my YouTube channel. Ay, mali. Nakikigesting lang ako dito sa YouTube channel ng husband ko, si Maning DV Official. Matagal na kasi siyang hindi nakakapag-upload gawa ng masyadong busy sa work. Nagdo-double job siya kasi. So, napag-isipan ko, ako muna mag-update ng kanyang YT channel. Itong isi-share ko na vlog ngayon ay isang challenge. Idodocument ko kasi yung aking pag-travel from dito sa banda namin sa San Carlos papuntang Bayambang. O, malapit lang naman pala eh, sabihin ninyo. Pero ang gagamitin ko po kasi, magbabike po ako. Kung sa iba siguro, parang hindi challenge kasi marami namang nagbabike dyan. Pero considering yung age ko, kung kita nyo naman yan, may mga silver threads among the gold na ako, at saka ang gagamitin ko po kasing bike, yung nanay bike, bulldog na bike, hindi talaga yung mga pang racer o kaya mountain bike. Ginagamit ko kasi yan pag namamalingki ako. Bakit ko naisipan na parang challenge sa akin? Actually, parang tribute ko kasi ito sa aking yumaong ama, si Artemio Muñoz, ang aking daddy Ben. Kamakailan lang kasi ay kami ang naulila, kami magkakapatid. Halos magkasabay silang nawala na mayapa na ang aking ama at saka ang aking ina noong June 4 at saka June 9. So ngayon naisip ko, parang ano, tribute ko sa aking mga magulang, lalong-lalo na ang aking ama, si Daddy Ben, kasi nung bata kami, pag nababakasyon kami sa La Union, naiiwan kami doon, tapos pag kami ay bibisitahin pagbakasyon ng aming Daddy Ben, magmula dito sa San Carlos, papunta doon sa Aringay, La Union, binabike po niya yan, at hindi yung bike na racer, kagaya nitong bike na gagamitin ko, eh, that was 1970s pa. Kung tutuusin ang daan noon, may mga bakul-bakul pa yung part ng daan. Although, meron na rin mga asfaltadong daan papunta doon. So, nakailang beses din niyang ginawa yun. At ako naman ay pride niya, as in pride ko din nung bata pa ako na nakakayanan niya. Nakakayanan niya yung ganun na challenge. So, bilang paggunita ko din at saka tribute ko sa father ko, gusto kong subukan kung makakayanan ko din. Although ito, shorter distance ito. Eh, ang papuntang La Union, 52 kilometers yun. Ito naman, mga 17 kilometers lang naman. Parang one-third lang ng biyabahin ko. So, abangan po ninyo. Bukas maagang-maaga ako. Siguro, bago pa pumutok ang araw, ay aalis na ako dito. Tansya ko siguro. Yung iba, nakukuha lang nila ng isang oras. Eh, ako siguro, baka mamaya, ano pa, mag-stop by na muna ako sa mga sari-sari store, kaya pahingahan. Tansya ko, baka 3 hours makukuha ko yun. So, abangan po ninyo bukas ang biyahe ni Nanay Rutitay gamit ang kanyang nanay bike, ang kanyang bulldog na bike. Magmula dito sa amin, sa San Carlos City, Pangasinan, papuntang Bayambang. Okay? Okay, mga kabayan, I'm all set sa biyahe ko from Bayambang, no, San Carlos to Bayambang. Papakita ko sa inyo yung aking VTEC. Aking VTEC-leta. Ito po, oh. Ayan, all set na. Green. Pati t-shirt ko green. So, samahan niyo ako sa biyahe ko. So, tingnan natin kung ilang oras ang bubunuin ko sa biyahe ko.
sa stangkero. Dito ako dumadaan kasi malayo sa traffic, walang traffic. Tignan nyo yung bagal ng bike ko. Yun o, bibilis nila. Nandito na tayo sa San Carlos pa rin, pero malapit na tayo sa cemetery, sa Campo Santo namin, sa cemetery. Pagdaan dito, lalabas na ako, malapit na ako sa town center, yung isa sa mga pinakamalaking mall dito. At mga 20 minutes pa sa city proper na ng San Carlos.
Altex. Yung yan sa may kaliwa ko. Papuntang Malacite yan. Yan. Dito naman, didiretsyon ko to papuntang Batista na bago makarating ako ng Bayangbang. Kasagsagan ng init. 10 o'clock na. So, parang 1 hour ako nagbiyahe magmula sa bahay. Napakainit. Pero sige, tsaga-tsaga lang. Ayan, nandito na ako sa Magtaging Elementary School. So, mahaba-haba pa to. Parang wala pa ako yata sa 1/3 ng aking biyahe. Ayan, nandito na ako sa Magtaking pa rin ito. Magtaking. Dito ako sa yung isa sa mga popular na resort dito. May mini casino dito kasi eh. Yung Cabaluyan Cove Resort. So, resort yan. May swimming pool din. Tapos may mga events hall. May mini casino din dyan. So, tuloy ko pa yung biyahe ko. Nandito na tayo sa Barangay Turak. Barangay Turak. Ang susunod na yata dito, ano na eh, Basista. Kung hindi ako nagkakamali. Ten. So parang 10 minutes na nagbiyahe ako, pahinto-hinto. Kasi nga nag-vlog ako. Mula doon sa crossing. Sa may ilang. So tutuloy ko pa tala. Sige, tiis-tiis lang. Kahit mainit. Kasi ginugol ko talaga ito, tribute ko sa aking mahal na ama, si Daddy Ben, at ganun na rin sa aking pinakamamahal na Mami Remy. Hello mga kabayan, parang nakikinita ko na yung arko ng ano, Basista. So metros na lang ito eh. Pagdating dito sa Basista, ano na lang, konti na lang, Pabayangbang na. So, malapit na ako sa aking goal. Siya, pagdating ko sa Basista, magpapahinga muna ako. Magmimerienda, maghahanap ng kainan, tapos merienda muna. Tapos tuloy ang biyahe. Ayan, mga kabayan. Andito na tayo sa may arko ng Tumpay, Basista. So, ibang bayan na po ito, hindi na po ito San Carlos City. Makikita niyo dyan nakasulat sa arko, hometown of famous orchestras where fine music begins. Kasi itong Tumpay, napakaraming orchestra dito. At isa sa mga pinaka-popular na orchestra dito, yung Don Podring. Sa kung saan saang lupalop ng Pilipinas sila napupunta, lalo na pag may mga fiesta. So tuloy ko ulit ang biyahe ko, mga kabayan. Kung yung mga taga dito naghahanap ng sukang Iloco, yung masarap na suka sa Ilocos, dito meron, may nagtitinda dito. Thank you.
2/3 na. Tapos ng ano, 2/3 ng biyahe ko. 1/3 na lang naiiwan. Pero pagdating ko ng bayan, yun, kaya muna at magbibienda. Hanap ng makainang masarap. Siguro halo-halo masarap. Mga 20 minutes na lang makakarating na ako dun sa destinasyon ko. Hindi naman talaga ako tutuloy sa bayan ng Bayambang, sa barangay Amangeres. Malapit, napakalapit lang, mga ilang kilometro na lang nandun yung famous na Saint Vincent Ferrer Prayer Park, na kung saan merong statue doon, bamboo statue na mas mataas pa daw ang length niya kaysa yung Statue of Liberty na New York. So, tignan nyo na lang dito sa vlog ni Manim DB Official. Meron siya yung kauna-unahang vlog niya sa St. Vincent Prayer Park dito sa Bayambang. So, tuloy natin ang biyahe. Welcome to the fifth capital of the Philippines. Hello kabayan, nandito na tayo sa marker ng Bayambang. Ayun o, nakikita niyo yung brown na ano diyan, marker na nakasulat. Actually arko ito, arko. Kita niyo yung nandoon, welcome. Babasahin ko ha. Welcome to the fifth capital of the Philippines during the revolutionary government of General Emilio Aguinaldo Bayambang, Pangasinan. So, makasaysayan po itong Bayambang, Pangasinan. It's actually, ano din ito, corn granary ng Pangasinan kasi mostly mga farmers dito, talagang corn growers sila dito. So, lalapit ko lang, i-take ako ng picture niyang marker. Lagyan natin ng marker ng Alinggan, Barangay Alinggan, dito sa Bayambang. Ang susunod dito na barangay ay Aman Perez na. Malapit na malapit na malapit na ako. Kabila! Ang daan! Ang mga pananim! Puro mais! May ampalaya! Laging! Ingat lang! May kusin dito! Ilang ano na lang to? 1 kilometer na lang. 1 kilometer to go. Okay, kalalagpas ko lang ng
Aman Perez Elementary School. So ilang metros na lang, papasok na ako doon sa talagang destination ko, sa bahay ng kapatid ko at saka ng hipag ko. Last stopover ko na ito. Tuloy-tuloy na to hanggang sa pagdating doon sa bahay. Konting reflection lang, ano ang natutunan ko dito sa aking biyahe sa araw na ito. Pag ikaw ay nag-goal, focus lang, samahan mo ng determinasyon, tiyaga. Actually, ano lang, tiyaga lang naman, hindi na kailangan magmadali. Pinitext ko lang naman ang pagpedal ko. Ako ng 3 oras. At ang pinaka-importante sa lahat, hingi ng gabay sa ating Panginoon. Magkaroon ng protection at ligtas na biyahe. Tiyaga. And focus. Hanggang dito na lamang, mga kabayan. Salamat sa pahintulot ng aking asawa na pag-guesting ko dito sa kanyang YT channel, Maning DB Official. So hanggang dito na lamang, salamat sa panunood nitong konting vlog ko ng aking paglalakbay ni Nanay Rutitay gamit ang VTEC VTEC Leta, hindi racer, hindi mountain bike, nanay bike, ordinaryong bike. So hanggang sa muli, bye!